At dahil nga ay minamadali na tayo ni Nang Antang na ipaayos yung kanyang cellphone na nabagsak at nasira yung LCD, ay agad-agad tayong lumipad papuntang city para ipaayos ito. At nang may magamit na si Nang Antang, kasi nga ay hindi dumating yung iPhone 14 na galing kay Tony Fowler. At yun na nga, napadaan tayo sa isa sa mga kainan dito sa city, ang Jabi. At naisip ko na kumain, subalit wala pala akong dalang pera, kaya ay hanggang tingin na lang muna tayo. Kaya ngayon ay lampasan muna natin si Jabi at balik na lang tayo kapag meron na tayong dalang pera. So tuloy tayo sa paghahanap ng shop na marunong mag-ayos ng cellphone. So makalipas nga ng mahabang oras na paghahanap at paglalakad, ay meron na rin tayong nakitang nag-aayos ng cellphone. At excited na nga ako na maayos itong cellphone ni Nang Antang para tuloy-tuloy na yung kanyang pagbablog habang hinihintay yung iPhone 14 na galing kay Mami Tony, Mami Oni. So pumasok na ako at nag-inquire sa loob kung kaya ba nilang ayusin yung cellphone ni Nang Antang at magkano nga yung magagastos sa pagpapaayos. So yun na nga, kinausap ko na si boss kung kaya ba talaga. So dalawa yung inoffer nila sa akin: repair daw at palit ng LCD. So pinili ko yung repair kasi yun lang ang kaya ng aming budget. So binigay ko muna sa kanya yung cellphone. At habang kami naghihintay, syempre kami nagugutom. Yan, naghanap muna kami ng aming merienda. So pumunta kami dito sa bahay Buko at bumili kami ng shake, yung Buko shake and avocado shake. So sa sobrang bilis nga ng kanilang pag-process ng order namin, ay nandyan na agad kasi konti na lang yung nakapila. At bumalik na rin kami agad doon sa pinaayusan namin. At sad to say nga ay hindi naayos yung cellphone ni Nang Antang kasi nga ay short yung aming budget doon sa price na binigay ni Kuya para lang mapalitan yung aming LCD. So yun na nga, nag-decide na lang kami na kunin at bigo kaming umalis. At sana ay dumating na yung iPhone 14 na galing kay Mami Tony para mas quality yung video ni Nang Antang. Thank you for watching.